Lalabas na sana ako ng opisina niya. Hindi kasi ako komportable kapag kasama ko siya sa opisina niya. Lalo na sa paraan ng pagsulyap na sa akin. Ito ay palagi nagbibigay sa akin na nakakatakot na damdamin. Daig ko pang tumakbo nang walang tigil sa kahabaan ng EDSA. Kung pwede lang dukutin ko yung mga mata niya noong isang araw ko pa sana ginawa. Eh, excuse me sir. Paalam ko na sa kanya sabay talikod. Wait, Miss Fuentes. Maring pigil niya na ikinahinto ko sa paglabas. Mahihipag-uutos pa po ba kayo? Lumingon ulit ako pero hindi ako tumitingin sa mga mata niya. Wala, huwag ka na munang umalis. Come here and join me with this coffee. Sabi niya, nakatingin pa rin ng diretso sa akin. Ayoko nga, tanghaling tapat ang init-init ng panahon, idagdag pang init ng titig niya. But sir, may gagawin pa po kasi at tatapusing trabaho. I just can't join you. Dahilan ko kahit ang totoo, wala naman talaga akong importanteng ginagawa. Nagpapalusot lang talaga ako. I'm your boss. Kung ano sinabi ko, ayun din ang dapat masunod. And if I want you to stay, then you have to obey. Clear? Sabi niya. Shit. Hindi ba marunong makaramdam ang lalaking to? But sir... And one thing, take this coffee. Dahil kung mahimatay man ako, at least kasama ka. What? Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Excuse me sir, I'm not what you think. Hindi ho ako mamamatay tao. Hindi ko natigilan tumingin sa kanyang mga mata. I saw him smirking at me. I'm not pointing it. Sa'yo nang galing yan. He playfully said. Yeah, you're not pointing it, sir. But you are already accusing me. Joke pa yon? Kasi hindi nakakatawa? Inis kong sagot. Wala akong pakialam kung boss siya at secretary niya lang ako. Umupo ka at kalmahin mong sarili mo. Hindi pa ako tapos dito. May gusto lang akong i-review sa'yo. And I'm not joking. Sit down. Seryoso na siya. Bigla akong napahiya. Okay. Napayuko na lang ako't bumuntong hininga. Wala naman akong laban eh. Kahit sa ang angulo, siya pa rin ang panalo. I stood straight and moved to his table. Kailangan ko ipakitang hindi ako naiilang sa presensya niya. Pero ang mali ngayon ay tumayo siya at pumunta sa direksyon ko. Nataranta ako bigla ng exposure. I was trying to build is slowly fading. Parang bulang naghalo. He stopped in front of his table at hinila ang upuan. Here, sit down. Sabi niya na ikinalunok ko. Thank you. Nag-iwas ako ng mga mata sa kamupo sa upuang hinila niya para sa akin. That's good, you're welcome. He said sa likurang bahagi ko mismo. Napalunok ako muli because he was still near me at amoy na amoy kong pabangong gamit niya. Will you please proceed now, sir? Para naman, nagmamadali ka? Nagulat na lang ako nang maramdaman ang hininga niya sa gilid ng tenga ko. Otomatikong nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Hindi ako makagalaw na parabang ipinako ng tali ang buo kong katawan sa upuan. Sir, I think there's something about you, Sylvia. This was what I hate the most. He was catching me again. I knew you already for the very first time. Since 3 years ago. Still remember the time? Bulong pa niya and your smell. You know, I didn't ever forget this. Ramdam na ramdam kong pag-amoy niya sa bato ko. Napapikit ako ng mariin sa ginawa niya. Walang humpay pa rin ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang lakas talaga ng epekto ng ginawa niya sa akin, kaya hindi ko napigilan ang sunod-sunod na pagsinghap. Akala ko ba may kailangan tayong pag-usapang importante? Ngunit sa tingin ko, ito ay mali. Anong mali? Well, it's you. Hindi mo kailangang itanggi, Sylvia, dahil huli na kita. Kahit lagi mong tinatanggi, nasa likod ko pa rin siya at dahan-dahang nagsasalita. Bigla kong tumayo at humarap sa kanya. Sorry sir, pero hindi ko alam yung sinasabi niyo sa akin ngayon. Iba siguro yung tinutukoy niyo o baka kamukha ko lang. Wala talaga akong maalala na kita na tayo noon. And you said 3 years ago? My God, you're creating a tale. I'm not denying something, Mr. Vergara. Sabi ko sabay pinting ng puso ko. Kung pwede lang sanang lumubog na lang sa kinatatayuan, baka ginawa ko na. Para lang makatakas sa pang-uusig niya sa akin sa nakaraan. Kahit paulit-ulit mong itanggi, I still have my ways para maalala mo ako at maalala ang nakaraan. Alam kong ikaw yon, ikaw talaga yon, Sylvia. Isang gabi tayong magkasama, sabi niya na mas ikinabigla ko at kinatulala. Nawalan din ng kulay ang mukha ko, bigla siyang gumalaw na hindi ko napaghandaan.
Naramdaman ko magkabilang braso niya sa bewang ko. Agad na napatukod ang dalawang kamay ko sa malapad niyang katawan. Pero ang pinaka nakakagulat na sandali ay nung hinalikan niya ako. Nabahala ako kaya tinula ko siya pero binawi niya lang ang katawan ko. Marina ko napapikit at nag-ipon ng lakas para itulak siya. Naglakbay ang mga kamay niya. Napadilat ako bigla. Parang nabastos ako sa ginawa niya. Our eyes met. Nadadala ako sa mga titig niya hanggang sa tuluyan na akong tumugon sa ginagawa niya. Doon ako natauhan na tagad siyang naitulak palayo sa katawan ko. May kunot sa noong tumitig siya sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad sa nagawa ko, Sylvia. Dahil alam kong nag-enjoy tayong dalawa. Seryosong sabi niya habang hinihingal. Sinamaan ko siya ng tingin. Magsasalita sana ako pero inunahan niya ako. I know that was you. Yan ang bagay na hinding-hindi mo pwedeng ikaila sa akin. Tiningnan ko lang siya at nang hindi ko na kayang makipagtitigan ay iniwas ko na ang tingin. Inayos kong damit na medyo nagusot at ang buhok na nawala sa ayos. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya ay alam ko nakatingin pa rin siya sa akin. Kitang-kita ko yun sa dulo ng mga mata ko. Mali ka ng ina, akala mo. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo sa akin ngayon. Wala akong matandaan ni isa man dyan sa ginigate mo. So will you please stop it? Hindi ka na nakakatuwa. Marin ko pa rin tanggi at nakipagsukatan pa ng tingin. Kahit anong tanggi mo, kahit hindi ka pa umamin, still sigurado kung ikaw yun at nakatatak na yun sa isipan ko. Napakaseryosong sabi niya. Ewan ko sa'yo, sir. Bahala ka sa maling akala mo. Bastang alam ko, wala kong alam sa pinagsasabi mo. Patuloy ko pa rin tanggi, kahit parang hindi ko na kayang magkunwari pa. Bahagya siyang ngumiti ng nakakaloko at unti-unting lumapit ulit sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mapaatras ng bahagya hanggang sa maramdaman ng balakang kong sulok ng table niya. Na-corner na naman niya ako, ngumisi siya. Really, Via? Wala ka talagang alam? Okay, we'll find out soon. I don't want to force you on that matter. But, ibiniti niya ang susunod na sasabihin. At net-tense ulit ako sa posisyon namin, lalo pa nang itukod niyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko. Shit, why is he always doing this? This man is really getting under my nerve. Hindi na ulit ako makagalaw sa pangalawang pagkakataon. One wrong move at hindi ko na alam kung ano ulit ang gagawin niya. Titig na titig siya sa aking mukha na parabang may kinakabisado sa bawat sulok nun. Pero paano kung ipapakita ko sa iyo ang ebidensya ko para patunayan na tama ako, ha, Sylvia? What did he say? Evidence? Anong ebidensya ang pinagsasabi niya? Hindi ko alam yun, oh God. No, huwag niya sabihin na ang tinutukoy niya ay ang anak ko. Napalunok ako't lalong bumilis ang tibok ng puso. My legs were shaking pero hindi ko pinahalata. Lalapat sanang muli ang mga labi niya nang may marinig kaming katok sa pinto. Agad akong kumawala sa kanya't bahagyang lumayo. Narinig ko nagmura siya ng malalim. Come in, sabi niya sa kumakatok. Parang wala lang sa kanyang nangyari. Kalmado lang siyang tumungo sa mesa at naupo sa swivel chair. Agad din akong umayos ng tayo habang namumula magkabilang pisngi. Pagkaraan ay bumukas ang pinto at pumasok ang panauhin. Mabuti na lang at may manners yung kumatok dahil hindi basta-basta pumasok. Kung hindi, huli talaga kami. Good afternoon, dude, bati ng panauhin. Kilala ko siya at kilala rin niya ako. Oh Jackson, what do you need here? Aburidong tanong niya. I remembered him. Sir Jackson ang pinakaseryosong head boss sa kabilang department. I think he was also one of the co-owners aside from Mr. Chua. Hey, chill bro, init ka agad ng ulo mo. May nagawa ba ako't parang nabitin ka? When I hear that, I immediately felt embarrassed. Shut up, come and have a seat. Thanks dude. Hi Sylvia, good to see you here. Right, he remembered me. Nahihiya akong lumingon sa kanya. Good afternoon, Sir Jackson, sagot ko sa kanya. He just nodded and winked at me. Nakita kong pagkunot ng mukha ng kaharap niya. Hey, is this mine? Tukoy niya sa isang tasa ng kapeng nasa mesa. Yeah, yours. You can have it. So sinungaling, if I know, sa kanya inalok yun kanina. Bulong kong sarili tumingin sa direksyon niya. Malas nga lang dahil nakatingin din pala siya sa direksyon ko. Ang sarap nito. San ko order na kape na to? Komento ni Sir Jackson. She made it for me. Wow! Really, Sylvia? Tanong niya sa akin nung marap. Tumango ako. Galing ah, masarap.
Pwede ka na magtayo ng sariling coffee shop. Thank you, sir. Wala akong ibang maiisip kundi ang magpasalamat na lang. Pero bakit dalawa to? Kumunot ulit ang noon ang kausap niya. Naadik ka na ba sa kanya? Sa kape niya? Namulang mukha ko sa hayagang pagkakasabi niya noon. I thought he was serious type of boss. Kabaliktaran pala? Will you shut up and drink that coffee? Excuse me, sir. Tawagin niyo na lang ho ako kung may pag-uutos pa kayo sa akin. And excuse me, Sir Jackson. Paalam ko sa kanilang dalawa at agad ding lumabas ng opisinang yon. Wow, salamat at nakalabas na rin ako. Nakakatensyon sa opisinang yon. Bigla kong napahawak sa mga labi ng kanina lang ay hinalikan niya ng napakariin. What's next now? Hanggang kailan ako magkukunwari? Hanggang kailan ako magpapakatatag sa harap niya? Dahil isang kilos lang niya, nawawala kagad ako sa katinuan. Ah, hindi tama to. Agad kong pinunasan ng mariin ang mga labi ko gamit ang likod ng palad ko. At anong ebidensyang pinapahiwatig niya sa akin? Diyos ko, huwag naman sana yung anak kong tinutukoy niya. Franco's POV. Hey dude, are you with me? Napalingon ako kay Jackson. I'm talking to you, pero hindi ka nakikinig. Where is your mind floating right now? Yes, ano nga ulit yon? Tanong ko kasi tama siya at hindi ko siya pinapansin. Oh, I think someone is bothering you. Sabi niya habang umiiling at gumisi pa. Just don't mind my silence. Anyway, what are you doing here? May kailangan ka ba? I said while getting my paperwork on the table. See, hindi ka nakikinig. Ano ba kasing iniisip mo? Wala. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Okay, kung wala, then let me guess who is bothering you at this point. Nilagay pa niyang hintuturo sa gilid ng mga labi at nag-isip. Guess who? Kung ano nang pinag-iisip mo dyan? Ibinalik ulit ang atensyon sa ginagawa. I think alam ko na. Is it her? Kumunot ang noo ko at tumingin ulit sa kanya. Her? Who? Tanong ko. Sino bang huling kasama mo dito? Di ba it's your new beautiful secretary? Si Sylvia, right? Diretso niyang sagot. And what about her? Alam mo, nagkakamali ka lang. Will you stop at baka marinig ka ng tao? Seryoso pero nakangisi na rin ako dahil sa sinabi niya. See, I'm right, he smirked. Na, how sure are you na iniisip ko ang sekretary ko? Halatang halata, dude. The way you keep on staring at her. At para bang gusto mo siyang ikulong dyan sa mga mata mo. And of course, that smile. Nagpapatunay yan that you like her. Tama ba ako? I smiled a bit. Bakit ka nga nandito ngayon? May importante ka bang sadya sa akin? Iniwas ko na lang ang usaping iyon. Kung ano man ang iniisip ko tungkol sa sekretary ko, akin na lang yun. Change topic agad ah. Natawa ulit siya. Anyway, did you hear this shocking news? Conrad is already engaged. Oh talaga? He doesn't want any commitments and responsibilities. Isa pa, he's that a marrying type. Anong nangyari? Siya ng pinaka-playboy sa ating lahat ay magpapatali na? Come on, you must be kidding me. Hindi ako makapaniwala. He's not kidding us. Kahit ako'y sobrang nagulat din. Lalo pat, inunahan kami ng fiancé ko sa pagpapakasal. Kaya para masaksihan ang totoong kwento sa likod nito, dapat tayong dumalo sa kanilang engagement party. Sasamahan ko si Alexa. Mahigpit pa lang yung pinapasabi that our presence is very much important. Kaya dapat nandun tayong apat. I think he'll introduce us to his unlucky fiancé. Umarkong kilay ko. Unlucky fiancé? Gumisi siya. Malas ang babaeng pakakasalan niya because a playboy is always a playboy, right? Kawawa magiging misis niya. Luluha ng dugo. Don't underestimate the playboy. Sila kasi ang successful sa pagiging may asawa. Sabi ko sa kanya pero ngumiti lang siya pabalik. Kailan mangyayari? Tanong ko habang pinipirmahan ang mga papeles. I think on the next day. I'll try to check my schedules. You know me, I'm a very busy person. Sabi ko na lang dahil hindi naman talaga ako sure na makakadalo sa okasyong iyon. Party for me was boring. On their nuptial, I'm sure I can attend. Oh, come on, Franco. You know, Conrad, matampuhin yun. Kaya hindi pwedeng mawalang isa sa atin doon. Ipagpaliban mo na muna yung pagka-workaholic mo at suportahan naman natin ang isa yung sa pagbabagong buhay ko nun niya. Isa pa, bigyan mo rin ng kahit isang pagkakataon ng sarili mo na makihalubilo sa iba aside of our hectic work para naman makapag-relax ka rin at para makahanap ka na ng babaeng seseryosohin mo. Like us, nakatawang sabi niya. Oh, I'm busy person at walang panahon sa mga ganyang okasyon, sagot ko.
Aminado ako na marami ako nagiging ka-fling, pero lahat yun pampalipas oras ko lang. Game naman silang makipaglaro and they also wanted it. So bakit pa ako papasok sa seryosong relasyon na walang kasiguruhan? Busy pala ha? So anong gusto mong itawag ko sa pulang tint sa gilid ng bibig mo? Tinuro niyang tinutukoy. Agad ako napahawak at napahima sa gilid ng mga labi ko. Pagtingin ko sa kamay ay meron nga. It was her lip tint. Like Jackson ay napangisi na lang ako. See? Confirm. Tumatawa pa rin sabi niya. Shut up. Tell Conrad I'm coming. Pagpayo ko na lang para hindi na humaba pa ang usapan. That's good to hear. You may bring her with you. Para may partner ka naman. Kantsaw pa niya. She's beautiful. Bagay kayo. Mabait yun pero pihikan nga lang tulad mo. You're almost alike. I guess you two are the perfect combination. Don't play Cupid to us because I'm not interested. You're not interested? Really? Hinaharas mo na nga't hinahalikan pa? Not interested pa rin? Gumisi siya at napailing. Will you please stop it? Go away now kung wala ka nang matinong sasabihin dahil may gagawin pa ako. Pagtatabi ko sa kanya. May gagawing ano? Milagro ulit? He chuckled. Kung hindi pa siguro ako dumating. Your mouth, Jackson. Baka marinig ka ng sekretary ko. I stop him. Balita ko maraming lalaki dito na gustong ligawan siya. Ngunit walang ibang nakakuha ng kanyang atensyon. Patuloy pa rin niya. Baka ikaw pa, he added. Is that your way para magkaroon ako ng katulad ng Alexa mo? Hindi naman sa ganun pare. Siyempre, we're best buddies. So I also want you to have a good partner. Like us. Masarap kayo may inspiration. Ganun pa rin yun. Tumawa siya sa sagot ko. Hey, still remember the lady I told you more than 4 years ago? The girl I met at the club? Sa lahat ng kaibigan ko siya lang ang napagsabihan ko ng tungkol sa babaeng yun. Don't tell me you're still looking for that mysterious lady. Pare naman, you spent too much time and money just to hire and investigate your fling's background before. Come on, Franco. You should forget that woman. Ang tagal na nun. And if he's really interested, sumulpot na dapat yung bigla nun pa sa harapan mo. Lalo pat, napatunayan mo namang malinis siya. Aba, sa yamang mong yan, hindi ka napag-interesan ng babaeng yun? Yeah, he was right. I was also wondering kung sa ibang babae siguro, baka iginit ng panagutan kong nangyari. Stop fantasizing that woman, Sylvia is over there, and she's perfect for you. Why don't you try her? Napailing ako sa sobrang haba ng sinabi niya ay nauwi pa rin ang usapan sa sekretary ko. Walang kwentang pera at effort ko. Ang gusto ko lang noon ay mahanap siya. At nagkakamali ka, hindi ko pinagpapantasyahan ang babaeng yun. May gusto lang sana akong klaruhin. I said, ano naman yun? Ang labo mo, ano bang meron sa babaeng yun tinding hindi mo makalimutan? Performance level ba? It's unexplainable. Yun ang tanging nasagot ko dahil pati ako mismo hindi ko alam. All I can say is in love ka sa isang misteryosang babae. Napapailing na sabi niya. I don't know. Diretso kong sagot. Okay, what if magkita kayo ulit? Nagkibit-balikat na lang ako. I think you can explain it to yourself kung magkikita nga ulit kami. Siguro, maikling sagot ko. Tumayo na siya, siguro dahil wala nang masabi. I'll go ahead, Franco. May gagawin pa ako sa office. Please don't stress yourself thinking of that mystery woman. Sige ka, tatandang binata ka. Again, let me remind you, huwag na huwag mong kakalimutan yung special occasion the next day. And please, bring Sylvia as your date. Pahabol pa niya. Tinapik niyang balikat ko bago lumabas. Oo na, pupunta ako. Nang tuluyan nang makalabas si Jackson, ay napaisip ako ng malalim. Tama kaya yung mga sinabi niya na masasagot ko lang ang lahat kung magkikita kami muli ng babaeng yon? But what is this? Nakita ko na siya, hindi lang basta nakita, kundi araw-araw ko pang nakakasama dito sa office. Tss, matagal na rin na panahon yon, marami nang nagbago. But still it was continuously haunting me, lalo pa ngayon na todo ang pagkakailan niyang siya ang babaeng yon. Sylvia's POV. Dahil sa kakaisip ko sa nangyari sa amin ni Mr. CEO kanina, sa loob ng opisina niya na-distract na ako sa trabaho, nakatulal at nakatingin lang ako sa kawalan, to think na hindi ko pa rin nakikita ang paglabas ni Jackson ng opisina ng boss ko. Siguro nakahalata siya sa ginawa ng boss ko. It was obvious dahil wala sa ayos ang lip tint ko. Ah, nakakainis, nakakahiya. Nagpadala agad ako.
Hey, what's up, Sylvia? Nagulat ako sa taong tumambad sa harap ko. Speaking of, ito was Sir Jackson. Hi, sir. Kimi kong sagot. It's Jackson. Just call me Jackson. At saka hindi naman akong amo mo dito. And of course, it's too professional naman. Hindi ako sanay lalupat dikit ka sa kaibigan ko. Sabi niya sa kakumindat na ikinapula ng mga pisngi ko. Napaawang ang mga labi ko. Anong ibig niya sabihin na dikit sa kaibigan niya? I mean, you are his secretary. But sir, no but Sylvia, hindi niya ako pinatapos sa sasabihin ko. Pero hindi ho ako sanay, nailang pa rin ako. Then practice it by now on para masanay ka na. Okay, I'll try. Nahiyang sangayon ko na lang. That's great, siya nga pala. Ang sarap ng coffee mo, that's why na-addict agad siya sa'yo. Namula ko, like him, may pagkabastos din palang bunganga niya. Ngumisi siya. Just kidding, pwede bang ipagtimpla mulit ako next time? Of course sir, Jackson I mean. Talaga? O sige, asahan ko yan sa susunod ha. Before I forgot, can we invite you to special occasion? I mean, party the next day. Kumulat ang noo ko. Feeling close ka agad itong si Sir Jackson ha? To think this was our first encounter dito sa office ng kaibigan niya. Pero Sir Jackson, bakit ako? Nahiyang tanong ko. Wala lang, basta punta ka ha, kayo ni Franco, sabay kayo. Sabi niyang ikinabigla ko. Franco, si Sir? He's my partner? Hindi pwede yun. What? Sorry to refuse the invitation, Jackson. Busy kasi ako and walang time para makiparty. Kahit ang totoo'y wala naman akong gagawin. It's a company event, Sylvia. Besides, you are his secretary. Basta pupunta ka kasama siya, okay? Pamimilit pa rin niya. Ha? Kailan ho ba yan? Wala pa kasing sinasabi si Sir about that said event. Napakamot ako sa batok. The day after tomorrow. Ganyan lang din kasi nalaman, so I'll expect you there with him, okay? Titinan ko muna, Jackson. But I'm not sure. Pero ang totoo, hindi talaga ako pupunta. Bahala sila. Ipagpaliban mo munang lakad mo. Pareho lang kay ni Franco eh. Bisibisihan palagi. By the way, I'll go for now, Sylvia. Basta ha? I'll expect the two of you. Natatawang paalam niya. What should I do now? Nakakainis naman. Saturday yun at bonding time namin yun ni Sandro. Baka magtampo na niya ng anak ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Bahala na nga. Anong gagawin ni Sylvia ngayon mukhang natatandaan siya ni Franco na babaeng nakasama niya noong gabing iyon? Sumama kaya siya bilang date ng boss niya para sa darating na event? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.